Sumainyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Abang dahi nangingitil ng uhay ang mga alagad, kahit sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa na iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon, ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga, kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo umaga po sa inyong lahat. Magsiupo umaga sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, TV Maria, sa YouTube at sa Twitter. Madaling makalimot ang tao. Maraming taong nangako na sinira ang kanilang mga pangako. Maraming taong nangangako sa atin, nakakadismaya, hindi nila tinutupad ang mga pangako sa atin. At kuminsan tayo naman yung nangangako. At sa pangako natin, napapako tayo. Hindi natin ginagawa, hindi natin pinaninindigan, hindi natin isinasabuhay kuminsan ang mga pangako natin. Isang salita pa sa pangako ay panata. May mga taong may panata, may pangako, pero hindi nila tinutupad ang kanilang pinangako. May mga nangako sa Diyos. Kung sa tao nga, hindi nagawang tuparin ang kanyang pangako, yung pangakayang panata o pangako sa Diyos, maraming tao malilimutin, maraming nakakalimot sa kanyang pangako. May mga mag-asawang kinalimutan ang kanilang pangako sa isa't isa. Meron din mga ninong at ninang na nangako sa binyag pero hindi nila pinanindigan. Kuminsan, kung sino pa yung ninong at ninang, siya pang nagturo ng mali sa kanilang inaanak. Maraming nangangako, ngunit hindi tinutupad ito. Sa akin lang eh, ang dami kong na-receive na pangako. Minsan pledges, pagtulong sa parokya, pero hanggang salita lang. Pagtulong sa kapwa, hanggang salita lang. Maraming nangangako hanggang sa salita. At napakadaling mangako, kahit ibigay ang langit o ibigay ang buwan at bituin. Kaya nating ipangako, pero hindi nating kayang gawin. Pero ang Diyos, narinig natin sa unang pagbasa sa sulat sa Hebreo, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ano lang ang hinihingi niya? Maghintay lang tayo at maging matyaga. Katulad daw nino ni Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham. Tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Ano sabi ng Diyos sa unang pagbasa sa sulat sa Hebreo? Kanyang pagpapalain, kanyang tutuparin, kanyang tutulungan
ang mga taong gumawa ng mabuti. Kaya isipin nyo, ang kapwa natin, sabi nga ninyo, gumawa ka ng 10 tama, 1 mali, kalilimutan yung 10 tama. Ang Diyos, gumawa ka ng 10 mali, 1 lang ang tama, buburahin ng Diyos yung 10 mali. Magkaibang magkaiba ang tao at ang Diyos. Ang tao, buburahin niya ang 10 mong ginawang mabuti dahil nagkamali ka ng 1. Sa Diyos, ang mabuti mong ginawa, ipambubura niya ng napakalaki nating utang. Kaya ano sabi niya? Pagpapalain ko yung gumagawa ng mabuti. Yung mga naglilingkod sa kanyang kapwa. At syempre, tayo, kayo na naglilingkod sa Diyos. Yun ang pangako niya. Kaya sa pagsisimba natin ngayon, huwag mong akalaing kinalimutan ng Diyos ang marami mong ginawang mabuti. Alam niya lahat yun. Lahat ng pagtitiis natin, alam niya lahat yun. Kaya anong pangako niya? Pagpapalain kita. Ikaw na gumawa ng maraming mabuti, ikaw na nagtiis, ikaw na naglingkod. Yung mga nanay dito, ganong kahirap paglingkuran ng pamilya nyo. Pagluto ng ulam, paglaba, maglinis, mga ama na nagtatrabaho, paano kayo maglingkod sa pamilya nyo? Sabi natin sa ibang tao, hindi ba naglingkod kayo at pinaglilingkuran sila? At marami rin sa inyo rito tumutulong kahit hindi hingan ng tulong. May mga iba pa sa inyo rito patago kung tumulong kuminsan sa sariling pamilya. Marami pa rin taong mabuting. Kaya alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos ang kabutihan mo. At ano sabi niya? Pagpapalain kita tulad ng kay Abraham. Ang pangako ko, tutuparin ko sa iyo. Kaya naririto tayo ngayon, muling sinasariwa, kaya ka ngayon pinagsimba ng Diyos, muli niyang sinasariwa sa iyo na anuman ang gawin mong kabutihan ay kanyang pagpapalain. Kaya huwag kayong magsasawa, huwag tayong magsasawa na gumawa ng mabuti. At sinusuklian tayo ng kanyang pangako na tayo pagpapalain. Ipaglalaban tayo sa karamdaman. Pagpapalain tayo sa kailangan nating pang-araw-araw sa pamumuhay. Di naman tayo humihingi ng sobra-sobra. Ang makakain lang ng 3 beses sa isang araw. Ang meron lang dudukutin sa bulsa kapag humingi ang anak. Sapat na sa marami sa atin. Sapat na sapat na. Walang sakit sa pamilya. Walang problema mabigat. Sapat na sa pamilya. Ano lang hinihingi ng Diyos? Magtiyaga ka lang. Maging mabuti ka lang. Kung nahihirapan ka, konting tiis lang. Patutunayan mo lang sa sarili mo na kaya mo maging tapat sa Diyos. Konting tiis lang tulad ni Abraham. Konting tiis lang, ano binigay ng Diyos? Anak na libo-libo. Ano binigay ng Diyos? Kayamanan, kaharian na hindi mabilang. Ano bibigay sa inyo ng Diyos? Biyaya na hindi mo kayang bilangin. Pagpapala na hindi mo masusukat kailanman. Kalusugan na hindi mo mabibili. Kanino man o saan man, yun ang pangako ng Diyos sa atin. Pagpapalain niya tayo. Pagpapalain tayo ng Poong Jesus Nazareno. Kayong naglilingkod, kayong gumagawa ng mabuti, kayong nagtitiis. Ano sabi ng Diyos? Hindi ko kalilimutan ang lahat ng iyon. Hindi ko kalilimutan ikaw. Kaya ngayong nagsisimba ka, pinapaalala niya sa iyo. Hindi kinalimutan ng Diyos kailanman ang marami mong hirap. Amen po ba? Uy,
Amen po ba? Hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Kaya sa ating pagninilay ngayong umaga, kung tayo ang tao raw, higit pa sa lahat ng batas, kaya yung ebanghelyo natin, ang tao ay nilikha hindi para sa batas, ang batas ay nilikha para sa tao. Nang ibig sabihin lang ng Diyos, higit sa lahat na mahalaga sa Kaniya, ay ang tao. At sino yun? Ikaw. Ikaw ang pinakamahalaga sa Diyos. Tayo ang pinakamahalaga sa Diyos. At dahil mahalaga tayo sa Kaniya, hindi magkukulang ang Kanyang pangako. Makalimutan man tayo ng best friend natin, makalimutan man tayo ng pamilya natin, makalimutan man tayo ng mga taong tinulungan natin, ang Diyos, hinding-hindi ka kalilimutan. Amen. Magsit.